Guys, hello po. Part 6 na po yata doon sa health tips and advice and guide po. Okay? So, okay naman yung mga halaman, yung tawa-tawa, maganda yung sa mga dengue, di ba? Please like and subscribe naman bago pa pala. Please like and subscribe, comment, at mag-question kayo sa akin. Like, subscribe, then mag-view kayo, panoorin yung mga video ko po para katulong din sa akin, katulong din sa inyo. I-take note nyo po yung mga sulat ko, reminders, susulat nyo, pwede naman yung i-download, pwede naman po guys, sa YouTube. Di na, so, okay? So, simulan na po natin guys. Yung mga post sa FB, wala naman akong list, di naman ako disagree na yun sa mga herbal na yan. Okay naman yun. Ang problema, kung paano natin i-apply yun, paano natin yung gagawin, paano ba ang lahat? Ano naman yung herbal natin, na puro lang tayo baboy, puro lang tayo karne, puro lang processed food. Babalik yung sakit guys, then nagagatas tayo o hindi natin alam, siguro matigas na siguro yung puso natin, hindi. Huwag nyo patigasin yung puso guys, kasi ang sakit lang na hindi kaya ng doktor guys, maniwala kayo. Lahat ng sakit kaya ng doktor, ang hindi lang nilang gaya ng sakit, matigas ang ulo. If not, lahat ng sakit na yan, kaya nilang gagamutin sa gamit na ng pagkain guys. Ang hindi lang nila makain gamutin, yung utak, yung matigas ang ulo, sinabihan na ng totoo, ganito, hindi pa rin, wala. Hindi kayo inisulto, ganito lang talaga guys. Expression talaga ito guys, hindi ko ito yung pinagalitan. Pasensya na kung ganito ang boses ko or the way ako mag-approach or mag-speak. Okay? Dilamputan ko na, pinag-cute ko na talaga ang sinabi ko sa inyo po ngayon. Okay? Huwag kayong mag-alay sa akin, huwag kayong ano, ganun ha? Share lang po tayo. Share lang tayo ng love, solution, at prevention sa luna sa mga sakit, guys. Ang ganda, di ba? Herbal lang kakainin mo. Yung apple lang. Maganda, guys. Sa gabi, magkakain kayo. Apple at watermelon. At saka light meal na. Maganda rin, oatmeal. Oatmeal, guys, katulong yan. Recommended po yan sa mga doktor. Oatmeal. Lagyan mo ng honey. Lagyan mo ng mga, ano, alugbati, yun. Light meal ang kakainin sa gabi. Pagka umaga, kakainin po natin ay saging, soya milk, at mga ano, pwede yung i-mix sa ibang butas. May mga foods po na i-mix at hindi. Maganda yung depende sa sakit nyo. Sa po, mga high blood kayo, diabetes or cancer, or high blood. Mga carrots, yun. Mga carrots, pipino, at kamatis po. Yung mga vitamins na yun, ang tawag nito phytonutrients, yun ang magpa-find sa mga bakterya. At saka, siya mag-normalize sa ating hormones sa ating katawan. Pangalan po niya is endocrine gland. Siya po ang magkukontrol sa hormone. Yung hormone po, siya po ang hormone battery sa ating mga muscles at saka mga organs sa ating katawan. Pag walang hormones, hindi tayo makaiyak, hindi tayo makasalita, hindi tayo makagalaw, kasi yung hormones, ang hormones na galing yan sa ating kinakain, yung hormones, yung ating katawan, nakadepende yan sa mga pagkain ating kinakain. Magsishare tayo ng real facts at real information. Hindi gawa-gawa, hindi kwento-kwento. Okay? Totoo talagang solution at information. Kasi mahirap na magkwento eh. Asa po yung si Jamitz, yung mga balita, yung si Maria Defensor, sa Santiago, kung kakain na sana ng tama guys, hindi lang tayo masyadong maarte. Kain, ang sabi ng mga doktor sa teacher ko dati, may high blood, sabi siya, kain ka ng lahat ng dahon na pagkain para mawala yung high blood mo. Pero kung malaklak naman tayo sa soft drinks at alak, kasi gano'n yun, yung gamot natin guys, at saka yung pagkain na healthy, ex lahat yun. Wala, basura lahat. So huwag kayong ma-offense sa akin, yun talaga ang totoo. Huwag kayong ma-offense, kasi yun ang totoo talaga. Sundin nyo talaga ito. Wala mawawala sa inyo. Kung talagang gusto niyo kagalingan, gusto niyo, sundin niyo lang ito. Wala mawawala. Long time to ipra-practice niyo, hanggang 5 to 10 years. 5, 10 years. Babata pa kayo, walang sakit. Mag-prevent yung sakit niyo. Mibintin niyo lang po ang mga advice ko. Talaga, totoo. Tinola, malunggay, at alumbati, huwag i-mix na ang puta sa warning. Huwag po kasi poison po yan. So, pipino, carrots, calamansi, at saging sa umaga. Yung na tubig, spirulina, at saka soy milk. At saka kung high blood kayo, may mga
mataas ang indyo po, sayote guys. Yun sabi ng doktor. Sayote para ipuga natin yung sabaw niya, pupugain mo siya, kasi inumin mo siya, mababa yung blood pressure niya kagad. Yung mga diabetes naman, mahilig yung sa oatmeal, soya milk, at kalabasa, mga kamatis, yung mga dahon, yun. Kasi ang gagawin niya, yung mga dahon-dahon na yan, yung mga food supplement, sabayan mo rin ang food supplement. Medyo magastos talaga. Pero kung hindi ka tipid-tipid tayo ng mga gulay, hindi tayo gagaya ng putas, kain tayo ng mga wrong foods, lalala at lalala yung sakit mo. Hindi ako nagsasakit sa inyo, tayo ang gumagawa sa ating sakit. Yun ang rules natin. So, bahala ang magastos guys, pero at least, sabi nila, health is wealth. Kasi ang kasugan guys, pag magkasakit na tayo, hindi, pag mamamatay na yung tao, hindi yan bibili ang buhay sa pera. Tandaan. Tayo, nagtatrabaho tayo para mabuhay. Hindi tayo nagtatrabaho para mamatay. Nagkasakit tayo, namatay tayo dahil sa ating kagawaan. Wala tayong alam, wala tayong information. Walang nasasabi natin, walang nag-educate sa atin kung anong ba ang dapat natin gawin. Hindi ito nakikita sa school, hindi ito nakikita sa college, hindi ito nakikita sa work. It's all secret society. Hindi naman sa secret society na illegal sila. Hindi lang sila talaga access sa lahat ng tao. Wala lang alam, wala information, or hindi lang talaga interesado. Wala lang talagang time. Kasi ang nakakamatay sa tao guys ay puro busy. Busy ako sa work. Busy ako, wala akong study, pero meron tayong TV, FB. Mga pelikula na yan, pero pag magkasakit na, doon naglalabas. Ay, nasakit na ako, ito. Sa panahon na wala tayong sakit, saan ba tayo? Ako, isang sarili ako sa natamayan ito. Umiyak ako sa langit. Bakit ba ako nagkasakit? Tulungan niya sa ako. Ganun guys. Manaliksik talaga tayo guys. Magre-research talaga tayo. Marami talaga mga information na para Pacific Ocean yung lawak ng information bago tayo gumaling sa sakit guys. Walang instant, walang magic, wala. Yung mga gamot na yan sa doktor, okay naman yun. Pero pag hindi nyo sabayin ng mga right foods, magkakasakit at magkakasakit talaga tayo guys. Walang lunas sa sakit. It means infinity ang problema. Mabilis magkasakit, mahal ang magkapagamot guys. Yun ang reality talaga. Mabilis magkasakit, mura magkasakit, mahal magpagamot. So, importante, prevent the food na lahat ng bawal, lahat ng soft drinks, lahat ng alak, sigirilyo, at lahat ng shabu, illegal drugs. Sa huli, kung hindi kayo magbabago, tayo pa rin ang magdusa at magsisi sa huli. Wala tayong ibang ma-blame tayo lang. Kung nakasakit tayo, tayo ang gumagawa sa sakit natin. Tayo lang talaga ang gumagawa ng sakit guys. Yun ang tatak sa isip natin. Hindi yan impacto, hindi yan factor, hindi yan barang or kinukulto ka or pinabarang ka. Hindi. Sa akin nakain talaga yan. Kung mahilig sa mga baboy, mga manok, delikado yan dahil taas yun ang kolesterol. Nagtatak ka na lang bakit sumisikip yung dibdib mo. Ako minsan din guys. Kaya hindi ko makumain ng baboy sa dilata lang, processed food, soft drinks, at saka yung mga noodles yun. Isang buwan, straight ang kain, taas ang sugar ka guys, taas ang cholesterol. Tandaan nyo guys, this is true information. Hindi ko so in-exaggerate, hindi ko ginagawa ng drama para magpasikat lang. Hindi guys, ginagawa ko to para share sa lahat. Fairness, quality, at saka access. Okay? Maraming salamat po guys. Kung nagustuhan mo yung video na ito para sa future health tips, please like and subscribe and comment kayo. Panoorin yung video. So maraming salamat po guys. Maraming salamat po. Thank you po guys.